Welcome back to my channel. So today's video, gusto kong i-share sa inyo yung isa sa mga feedback ng PBS King. So karamihan kasi sa mga naririnig natin, lalo na doon sa mga taga mga ka-King natin. Ayan. So karamihan sa naririnig ko is mahirap siyang i-change gear. Bukod doon sa matigas yung clutch niya, mahirap siyang i-change gear. So gusto kong i-share sa inyo ngayon kung ano ba yung ginagawa ko para medyo madali yung pagpapalit ng gear. So samahan niyo po sana akong panoorin hanggang sa huli para ma-share ko din po sa inyo kung ano yung ginagawa kong sabihin na nating technique. Yeah, okay? Samahan niyo po ako na gawin 'yon. So based dun sa previous video po na ginawa ko, kailangan palipasin muna natin yung ilang minuto bago tayo mag-start kapag in-open natin yung start button. Okay, start tayo. So kahit hindi nyo muna po ito pigain kapag kaya kayo ay nag-i-start. Kasi dapat pinapainit muna siya bago tayo ipiga. So kadalasan guys, ang problema po dito sa King, talagang yung feedback sa kanya, mahirap i-change yung gear dahil medyo may katigasan, ganun din yung clutch. Pero ang ginagawa ko po sa kanya, sabi nga dun sa ng mechanic na turo sa akin, laro-laruin ko itong silinyador. Nung una, hindi ko pa po siya maintindihan dahil hindi pa nga po ako marunong mag-drive. Pero nung natutunan ko siyang mag-drive at medyo sanay-sanay na rin po ako, ayan, natutunan ko na kung paano siya gagawin. So, tingnan niyo po ako kung paano ako magpapalit ng gear. Kasi kapag ka nagpapalit ng gear, kapag ka narinig niyo yung makina na galit na, ayan. So, ibig sabihin, kailangan niyong magpalit ng gear. Okay? So, palit tayo kasi tayo ay paalis na. One. Tapos po, huwag niyong kakalimutan, kailangan dikit na dikit yung clutch doon sa manibela para mabilis po kayo makapagpalit ng gear. Okay? So, pagka magpapa-under naman kayo, medyo bibitaw ng kaunti. Ayan, tingnan niyo, guma-under na. Pero hindi pa ako gumagamit na silinyador. Uma-under na po tayo kasi pag bumitaw kayo ng clutch, uma-under na po yan, matik. Kahit hindi kayo gagamit ng silinyador. Pero since na, ano, kailangan natin gumamit ng silinyador. Okay? So, wag po kayong bibitaw sa... So, kailangan na natin mag-change gear. Ayan. So, kasi kapag narinig na po natin, galit na yung makina. So, ibig sabihin, kailangan nyo mag-change gear. Change gear. So, lalaruin nyo lang po yung silinyador. Kapag ka kayo na manihinto, so kailangan nyong ilagay sa neutral kapag ka kayo ay hihinto. Para pwede nyo siyang bitawan. No? Pwede nyo rin bitawan yung brake. Pwede rin tanggalin nyo yung paa nyo doon. Pwede nyo rin siyang bitawan. So hindi siya mamamatay. Kapag ka na nakalagay siya sa neutral. Okay? So patakbuhin natin uli. Lagay uli sa 1. Okay, uli sa 1. Bitaw ng bahagya sa clutch.
dadaan po kayo ng ham, siguraduhin nyo lang na nasa number 2. Ang gear nyo ay nasa 2. Kasi kapag ka wala po sa 2 yung inyong gear, hindi po kayo makakaliban. Hindi po kayo makakaliban sa humps o kaya pagkaahunin. Tingnan nyo po, ililiban uli ako sa humps. Okay. Laro-laro ng silinya doon. Kasi medyo ahunin. Okay, so kailangan na nating patayin. Kailangan naka-neutral. Okay. Angat na. Break. Patay. Okay, sana po may natutunan kayo sa ginawa kong video. Disclaimer lang po, ang video po na ito ay para sa mga hindi pa marunong gumamit ng gear. Hindi po ako professional driver, so binabahagi ko lamang po ang aking natutunan. O sinadya ko pong hindi maglagay ng background music dahil mahalaga pong marinig niyo yung tunog ng makina. So kung nakatulong ang aking video, pakisuyong pindutin ang subscribe button at ang notification bell. Click all para ma-notify kayo sa susunod kong video. Maraming salamat sa inyong panonood.